pumasok. Napakalayo ng trabaho. Ang layo-layo ng biyahe. So, sumatotal, yung sweldo mo, kalahati nun, napupunta na talaga sa pamasahe. Ay, nakakainis. Ay, nakakainis talaga. Nakakaboryo na ang dami-daming calls. Tapos, yung scorecards mo, ang hirap hamulin. Lalo na pagka hindi mo nare-resolve yung mga issue. Nakaka-battery. Ayun ako, si boss. Binigyan na naman ako ng project na sobrang tight ng deadline. Tapos, pag naisalba ko naman yung project na yan, lahat ng credits at lahat ng papuri at lahat ng incentives sa kanya. Hindi man lang ako naaabo ng kahit konti. Nag-assign na nga ako. Ayoko na. What is up guys? MIDGE para sa isa na ng video. And today, meron po tayong napaka-importante at napakahalagang ba? Importante na, mahalaga pa. Meron po tayong napaka importante at napakagandang bagay na pag-uusapan. At kung ano yan, dapat nyo panoorin tong video na to. So, stay tuned! Magandang umaga sa mga kaututan nila natin dyan. Nandito na naman po, MIDGE, nagbabalik at your service. And as I've said a while ago sa intro, meron tayong magandang bagay na pag-uusapan na maaari natin talagang pagkakitaan kahit, ito na, kahit nasa bahay ka lang. Pasensya na sa manok. At ito ay ang tinatawag natin na home-based job. Anong klaseng home-based job? Home-based English teacher. So, hindi na natin tatalakayin kung ano yung mga proseso ng application. Okay, dahil siguro sa panahong to, kaya mo na naman sigurong maipasa yung mga bagay niyan pagdating sa interview. So, kaya mo na yan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano ang mga gamit at mga kailangan mo para nang sa ganun ay magampanan mo ang iyong role bilang isang home-based teacher at makapagturo ka ng maayos. Ang daming manok ha, nakaka-visit ha. So ano nga ba ang kailangan natin para tayo ay maging isang home-based English teacher? Simulan natin sa laptop. So, ang laptop mo, kailangan meron kang laptop with, okay, na mayroong processor na at least 2.5 GHz clock speed. Okay? It doesn't matter if it's AMD or Intel brand, as long as 2.5 GHz clock speed na may dual core. Okay? Next, sa laptop pa rin, we have the RAM. Okay? Ang RAM mo kailangan at least 8 GB. 8 GB. Kasi normally kapag ka nagtuturo ka, kailangan mong naka-open yung mga software mo na pagtuturo at the same time mag-multitask ka dahil mamaya may mga kailangan ka i-search sa Google ng mga terms or mga words na kailangan para dun sa lesson mo while conducting the lesson. So again, RAM 8 GB. Next would be storage. Okay, at least meron ka dapat na storage na 120 to 250 GB. And preferably, you should have like the SSD type ng storage sa laptop mo or sa computer mo. Kasi mas mabilis yun. Mas mabilis mag-access ng mga files. Mas mabilis siyang bumasa ng mga programs. 80 to 90% mas mabilis siya compared sa mga regular or yung mga hard disk drive na nakagis na natin. Yan. So again, SSD. And then
Of course, dapat ang laptop mo is meron siyang LAN connection. Okay? Meron siyang LAN card o yung LAN socket. Okay? Meron siyang LAN socket na pwede may saksak mo yung LAN cable mo for your internet. Kasi nire-require ng mga online English teaching companies na kailangan wired ang internet mo. Okay? Ayaw nila ng wifi kasi intermittent and may chances are magpuputol-putol or merong fluctuation doon sa connection mo kapag naka-wifi ka. Alright? And last but not the least, this is an optional for your laptop, graphics card. So yung graphics card, it is very useful lalo na pag graphic hungry yung teaching software na ginagamit ng company mo. Kasi meron mga ibang teaching software na nakakailangan sila ng graphics card kasi yung mismong lesson module nila may mga moving objects, okay, that somehow will eat up memory kung wala kang graphics card. So as much as possible meron kang graphics card na dedicated. But this is an optional. Next would be webcam. Yeah, so sa webcam, kailangan meron kang webcam. Normally ang laptop meron siyang built-in webcam, so okay na 'yon. All right? Okay na 'yung webcam na 'yon. As long as malinaw at maayos ka nakikita ng estudyante mo, good. Makatulong din pagdating sa webcam, ipasok na natin dito 'yung tinatawag natin na lighting. Okay, kailangan meron kang maayos at magandang lighting nang sa ganun, maganda ang rehistro ng mukha mo at kitang-kita ka ng estudyante tinuturuan mo. Lighting, webcam. Yeah. After ng lighting and webcam, isunod na natin dito ang headset. Yeah. So, natural, teacher ka, kailangan marunig ka ng estudyante mo na maayos. So, kailangan meron kang headset. And I would suggest na mag-invest kayo ng magandang klaseng headset. Huwag na may sobrang mahal. As long as yung headset nyo merong noise cancelling feature, okay na. Alright? So, headset with noise cancelling feature. After ng headset, natural, mangangailangan kayo ng, siyempre meron na kayong computer, meron na kayong webcam, meron na kayong good lighting, meron na kayong headset. Natural, kailangan nyo ng internet. Natural, kailangan ng internet kasi anong silbi ng laptop nyo? Anong silbi ng mga gamit nyo kung wala nang mga internet connection? So, sa internet, ang spec niya, at least 5 Mbps download speed and at least 0.5 to 1 Mbps upload speed. Okay na yon. Maganda ng internet yon. As long as yung internet mo, huwag mong i-share. Okay? As long as yung internet mo is huwag mo siyang i-share, okay na yun. So, for the time being, pag nagtuturo ka, huwag muna siya i-share doon sa ibang kapamilya mo. Kung 5 Mbps lang ang connection mo. However, kung katulad ko, kasi ang connection namin sa bahay is 20 Mbps. So, okay siya kahit may share. Kahit sabay-sabay kami gumamit, walang problema. Yun. So, again, laptop with the said specs, webcam, lighting, headset with noise cancelling feature, and internet connection at least 5 Mbps download speed and 0.5 to 1 Mbps upload speed. So yun na nga. And lastly, syempre kailangan yung spot, yung teaching spot nyo sa bahay nyo, yung pwesto nyo. Kailangan meron kayong maayos na background. As much as possible, tahimik. Alright? And wala yung mga masyado nagsisigawan ng kapitbahay, mga nagsisigaw ng balot ako, Penoy, yung mga nagbabating na binatog, yan, yung mga ganun. At least malayo-layo kayo sa kalsada. I would suggest na kung meron kayong spot sa bandang likod ng bahay nyo, yung malayo sa kalsada, mas maganda yun. At least, hindi masyadong masasagap ng mic nyo yung
yung audio na nagagaling sa background nyo. Kaya nga merong noise cancelling feature dapat yung headset nyo at least. Kasi ang tulong nun is to suppress or para hindi niya masagap masyado yung mga background noise. Alright? Also, mas maganda na rin kung meron kang what? Meron kang backup. Okay. That's why I would suggest na laptop ang gamitin nyo kasi meron siyang internal battery. Pag nag-brown out, wala kang problema. And with the proper setting or with the proper setup, I mean, ng gamit nyo, chances are pag nag-brown out, hindi kayo may interrupt. Bakit? Kasi kailangan nyo ng power bank, dedicated power bank para sa ilaw nyo. Maganda yung ilaw nyo is mas okay kung daylight siya or yung puti. Then USB powered ang ilaw nyo para mas maganda. So meron kang dedicated na ilaw, I mean meron kang dedicated na power bank para sa USB light mo. At least dalawa para maliwanag. Okay? Or meron namang maliliwanag talaga. So kahit isa lang basta maliwanag siya. Also, you need to have a dedicated power bank para sa modem router mo. A dedicated power bank at the same time, kailangan mo siyang gamitan ng booster cable or yung step-up cable. So from 5 volts, i-convert niya to 12 volts because usually yung mga router natin sa bahay is 12 volts. Given na kailangan correct polarity. So pag hindi kayo marunong sa mga ano sirkuito o sa mga sa mga electronics, consult someone na marunong. And then, of course, mayroong mga power bank na nabibili para sa laptop. Okay? Yung mas matataas na voltage. Pwede nyo siyang i-search sa Lazada or sa mga online shop na gusto kong i-research. Pwede siya. And also, mas maganda na rin, bukod sa primary internet connection nyo, meron din kayong secondary or backup internet. Kung halimbawang ang brand, I mean, mas maganda, mas advisable na magkaiba sila ng internet provider. Okay? Para mawala man yung isa, at least merong isang matitira na pwede nyong gamitin. As long as kailangan, mamimit din nung backup internet nyo yung requirement. So, for me, meron kaming postpaid na internet connection and then yung backup ko prepaid. Okay? Para hindi siya laging nagagamit. I mean, pang-backup lang talaga siya. So, if in case na mawala yung internet mo, meron pa lang. Yan. So, mas maganda na rin yung backup mo internet, at least 12 volts din siya tatakbo. I mean, mapapatakbo siya ng booster cable mo ng 12 volts. So, mag-brown out man, okay. Or magka-trouble man yung main internet mo, swak pa rin. Yan. So, ito yung mga bagay-bagay na kailangan natin kung gusto nyo magkaroon ng home-based work or home-based job. Na, in this case, in my case, home-based English teacher. So once again, guys, that is it for today's video. And if you like the video, give a thumbs up. Kung hindi naman, alam niyo na gagawin niyo. So once again, this has been your truly MIDGE. Until next video.